Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Isa, dalawa, tatlo, halina't sabay-sabay tayong matuto. Wikang Filipino, ating ipagbunyi. Kayamanan ng buhay, dugo at lahi. Ating tuklasin at pagyamanin ang wikang sariling atin. Wikang Filipino, yakapin at mahalin. Ating pag-aralan, Filipino, sa ikalawang linggo ng ikatlong markahan. Tatalakayin natin sa linggong ito ang paksang aralin tungkol sa pagbibigay ng susunod na pangyayari sa napakinggan o nabasang kwento. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang maibibigay ang susunod na mangyayari sa napakinggan o nabasang kwento at makapagsasalaysay ng orihinal na kwento kaugnay ng napakinggan o nabasang kwento. Madalas na gamitin sa pagpapahayag ang paghihinuha. Ito ay mga pahayag ng mga inaakalang mangyayari sa isang sitwasyon o kondisyon. Ito ay pwedeng pasulat o pasalita. Ilan sa mga halimbawa ng salita na ginagamit sa paghihinuha? Una, marahil. Marahil ay naipit siya sa traffic kaya hindi pa siya nakauuwi. Ikalawa, baka. Baka hindi ako makarating sa iyong kaarawan. Ikatlo, sa palagay ko. Sa palagay ko, hindi ka nag-aral kagabi kaya hindi ka nakapasa sa pagsusulit. Ikaapat, yata. Hindi na yata darating ang mga bisita. Ang pagbibigay ng hinuha ay pwedeng positibo o negatibo. Dapat mag-ingat sa pagpapahayag ng hinuha o haka-haka. Mga bata, makinig ng mabuti sa maikling kwentong aking babasahin. Ito ay pinamagatang Ang Kuneho at ang Pagong. Ito ay isinulat ni Aesop. Halina't umpisahan na natin. May isang kuneho na nagyayabang sa iba pang mga hayop tungkol sa kanyang bilis at naghahamon pa ng paligsahan. Tinanggap ng isang pagong ang kanyang hamon. Sa simula ay inakala ng kuneho na ito ay isang biro. Ngunit seryoso ang pagong. Sinimulan ang paligsahan at sa simula ay buong bilis na tumakbo ang kuneho. Napansin niya na sobrang layo na niya sa pagong. Pinagtawanan ng kuneho ang pagong. Nagpa siya ang kuneho na matulog muna dahil sa pakiwari niya ay hindi na makahahabol sa kanya ang pagong. Ang pagong naman kahit mabagal ay patuloy sa kanyang paglalakad. Sino kaya ang mananalo sa karera? Bakit?
para sa unang gawain sa pagkatuto, sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Si Kuneho at si Pagong. Ikalawa, ano ang ugaling taglay ng Kuneho? Magaling! Ang Kuneho ay may ugaling pagiging mayabang. Ikatlo, anong ginagawa ng Pagong habang natutulog ang Kuneho? Mahusay! Ang Pagong ay patuloy sa kanyang paglalakad habang natutulog ang Kuneho. Ikaapat, maganda ba ang ugaling mayabang? Tumpak! Ang ugaling mayabang ay hindi maganda. Ikalima, anong aral ang napulot mo sa kwento? Mahusay! Huwag mayabang at huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Huwag ding maliitin ang kakayahan ng iba. Ika-anim, sa palagay mo, mananalo ba ang Kuneho sa karera? Bakit? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ibigay ang susunod na mangyayari sa kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Isang araw ng Sabado, maagang gumising ang mag-anak ni Mang Jose at Aling Tinay. Bit-bit ng mag-anak ang damit pampaligo. Maingat silang nakarating sa kanilang patutunguhan. Para sa ikatlong gawain sa pagkatuto, pagsunod-sunurin ang mga larawan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Letrang A, nag-aayos ng pinaghigaan. Letrang B, papasok sa paaralan. Letrang C, naliligo. Letrang D, kumakain. Letrang E, nagsesepilyo. Kumpletuhin ang salitang may salungguhit. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Napag-alaman ko na ang pagbibigay ng hinuha ay haka-haka lamang. Kaya dapat ako ay maingat sa pagpapahayag upang di ako makasakit ng patlang ng iba. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!